sa matapos ng pagkapanalo nila LeBron at ng Lakers against dito sa Minnesota Timberwolves. Ito si LeBron ay dumaan nga sa kanyang post-game interview at natanong nga siya sa kanyang pag-acquire sa isang professional baseball league team na Boston Red Sox. Pero itong si LeBron James are partial owner nga lang, marami silang nagmamay-ari. Iisa lang siya sa mga owner ng team na ito. Pero grabe na rin yun dahil alam nyo ba, ang value ng team na ito, itong Boston Red Sox ay $3 billion. So kung ikaw ay isang maging partial owner ng isang 3 billion team, ay talagang accomplishment na nga yun, diba? Pero hindi lang yan ang partial owned nito ni LeBron James, kasali na rin ang football club ng Liverpool sa Europe sa English Premier League. Partial owner din siya ng Roush Fenway Racing, pati na rin ang sports network na NESN at marami pang iba itong pagmamay-ari itong si LeBron James. Now, hindi lang naman talaga si LeBron ang nagmamay-ari, kasama niya ang kanyang business partner at longtime friend na si Maverick Carter at nakipag-partner nga sila sa Fenway Sports Group. Kaya nga't nakasali itong si LeBron James sa pag-a-acquire dito sa mga team na ito at sa iba-iba pang mga franchises. At sinabi na rin ni LeBron, nilinaw niya rin sa kanyang post-game interview na ang goal niya talaga ay magkaroon ng isang NBA team ng pagmamay-ari niya. Yeah, I've always said that. My goal is to own a team, own an NBA team. I got so much to give to the game. I know what it takes to win at this level. I know talent. I also know how to run a business as well. And, you know, so that is my goal. My goal is to own an NBA franchise and... it'll be sooner than later. Katulad ni Jordan, pagmamay-ari niya ang Charlotte Hornets. So ganoon nga siguro din ang goal nito ni LeBron James, magkaroon din siya ng NBA team. Pero tingnan natin ngayon, magkano na ba ang mga NBA team? Kakayanin ba ni LeBron James na siya lang ang bumili or magiging partial owner nga rin siya? So sa pinakamahal nga na NBA team ngayon, ang number 1 ay nandyan ang New York Knicks. May value sila na $5.42 billion. Sumunod naman dyan ang Golden State Warriors na ang value nila $5.21 billion, ang Lakers, sumunod ang team niya $5.14 billion, ang Nets $3.4 billion lamang, Celtics $3.18 billion, Chicago Bulls $3.14 billion, Houston Rockets $2.77 billion, Clippers $2.63 billion, Dallas Mavericks $2.58 billion, Raptors $2.55 billion, Sixers $2.50 billion, Miami Heat $2.38 billion, ang Spurs naman ay $2 billion, katulad na rin ng Washington Wizards, ang Blazers nasa 15th spot $1.9 billion, ang Bucks $1.86 billion, ang Kings naman $1.84 billion, Nuggets $1.77 billion, Cavaliers $1.74 billion, Pistons $1.74 billion, then Jazz $1.71 billion, ang OKC ay 1.66. Ang Phoenix Suns naman ay may 1.64, Pacers 1.55 billion, Hawks 1.54, Magic 1.53, 1.51, Charlotte Hornets 1.43, ang Wolves, ang Grizzlies 1.36, at ang pinakamura, murang Pelicans 1.35 billion lamang, 'di ba? Billion lamang, 1.35. So yan nga ang mga presyo ngayon ng NBA team. Kung sakaling gusto mong bilhin, kung may pera ka, bilhin mo, go. Pero si LeBron James, ang network niya nga ay papalo pa lamang sa 1 billion. So hindi natin sigurado kung makakabili si LeBron James nang siya lang. Siguro magiging partner nga din siya sa iba-ibang mga tao o mga businesses para makapag-acquire nga siya ng NBA team. So sa tingin nyo guys, sino ba ang pipiliin ni LeBron na kanyang i-acquire or maging partial owner na team? Sino sa tingin nyo ang bibili niya? Comment down below kung sino sa tingin nyo at ang anong opinion nyo. So yun lamang para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA news. So yun lamang, see you guys next video. Bye!